I-share ko po sa inyo yung pagpapalit ng heat sink. Pagpapalit po tayo ng heat sink. Yung board po natin is EMAX EMX-A70FM2 version 1.0. Ano po ito? Dual channel DDR3 2600. Papalit po tayo ng heatsink pan. Ito po kasing heatsink pan na stock eh malakas mag-init. Ngayon, na-stock po itong ano eh, motherboard eh. Te-testing po natin kung okay pa siya. Kabit po natin yung ating BGA cable. Yung BGA cable po dito sa input ng BGA ng monitor. Yung kabilang side ng BGA cable natin dito po sa input ng motherboard, BGA cable input output. Linisin natin yung likod. Ayan. Mukha na ipatong sa metal. Magsho-short po yung motherboard natin. Yung 24-pin na power supply ATX natin, dito po sa slot ng 24-pin connector power supply. Meron tayo ditong 4-pin. Ayan. Yung 4-pin, ayan na po siya. Ngayon, tetest po natin. Pakita ko po sa inyo yung pagpapalit ng heatsink pan. Ayun. Ayan po. Good po yung ating. Ayan po, nag-boot siya. Ayan. Nag-boot po yung ating board. Ibig sabihin, good po itong ating motherboard. Ito po, nagpe-present po yan. Lumalabas po yan kapag yung motherboard po natin ay hindi na didetect yung HDD or SSD natin, yung hard drive. Yan po yung lalabas. If ever na hindi ma-detect yung ating SSD or HDD, yan po yung magpe-present sa display natin. Ngayon, pa-power off po natin. Yung pong switch natin, ito pong on-off. Minsan pong nakalagay dito, power or switch. Tanggalin po natin yan. Yan. Tanggalin po natin siya. Papalitan po natin siya ng heatsink pan. Doon po sa gustong matuto,
ng pagpapalit. Ang pagtatanggal po nitong heatsink pan, meron po siyang lock dito. Ayan po, ipupull po natin pataas. And then, pag-pull po, yun. And then, tatanggalin po natin yung lock dito sa ilalim. May lock po yan. Ito po, yun. Ito po yung ating processor. Ayan. Yung sinasabing CPU. Central Processing Unit. Ayan po. AMD A10 6700 series. Ngayon meron po akong ano. Ito po. RGB CPU cooling pan in play CPU cooler, ayan po. Support po siya sa LGA 1151 1155 1156 1150 775 AMD AM2 AM2 plus AM3 AM4 supported po siya dyan. Yan po siya. May kasama po siyang thermal paste. Pag nag-install po kayo nito, meron itong plastic dito sa ilalim. Baka po makaligtaan nyo. Tatanggalin nyo po yan. Tatanggalin po natin to. Tanggalin muna natin itong memory niya. Yung memory po, nakapasok lang yan sa slot. Itutulak nyo po itong latch. Lalabas po yung memory. Ayun. Natanggalin po natin itong lock niya. Ito yung pinaka-lock po doon sa heatsink pan eh. Lilinisin po natin yan. Ito po, sineshare ko sa inyo. Kasi baka mamaya po ma-encounter nyo na gusto nyong magpalit or nasira yung inyong pan-blower doon sa heatsink. Defective na po yung pan ng heatsink nyo. Ngayon, install po natin ito.
Linisin po natin yung kanyang loob. Ayan. And then, ito pong install po natin itong heatsink pan niya. I-remove natin itong kanyang plastic. Ayan. Baka hindi nyo mapansin. Meron pong plastic dito sa ilalim ng heatsink. Nalagyan natin siya ng thermal paste. Yan po yung thermal paste. Para mag-transfer po yung temperature niya dito galing sa CPU. Ngayon, isasabit po natin itong lock dito sa ilalim. Ayun. And then, yung isang lock, ito po, nandito sa ilalim. Ito po siya. Po, hatakin natin siya. Ipapasok natin siya dito sa lock. Ayun. Ayun po. Tinulak natin na screw dito sa ilalim. And then pinasok natin, may hook po dito sa ilalim, ipapasok natin itong stainless steel na merong slot para mag-lock po dito. Ngayon, ito po yung pan connector. Kakabit po natin dito sa CPU pan. Ito po yung CPU pan. Ayun. Ito po yung CPU pan. Yung pan connector natin, yung supply sa pan, dito po natin siya ilalagay. Ayusin po natin yung mga pins. Ayun. And then, testing po ulit tayo. Tingnan natin kung working yung pan natin. Ito po. Install po natin yung kanyang memory. Yung pag-install po ng memory, ipupus lang natin dito sa slot. Ayun. Pag tumunog po, nag-click, ibig sabihin, nakalock na po siya. Okay, power on po tayo. Ayun. Abit natin itong VGA cable dito sa
input ng motherboard, VGA cable, input, output. Okay, thank you po. Sana po meron kayong natutunan sa pagpapalit po ng heatsink pan. Maraming salamat po. Thank you po.